Pati nagtutuloy yung ating buong aralin na nakaraang Sunday. At yung ating pinapag-aralan ay living your heart's desire. Paano po natin mamuhay yung desire ng ating puso? Amen? Diba, yung ating nasa puso mo, yun ay pamuhay mo. Kasi kung ano mo ang nasa loob, yun po ang lumalabas eh. Kaya pag puso mo, puno-puno ng galit, maya-maya, galit ka. Diba? Kung puso mo naman ay puno-puno ng pagmamahal, yan tanging gusto mo lang ang batid, may express ang pagmamahal na yan, maging ikaw ay pagpapala sa mga taong nasa paligid mo. Kaya dito ang pinapakita sa atin na kung ano yung nasa loob ng iyong puso, yun ang lumalabas. At hindi po natin pwede kailanman maitago yan. Sabi nga ng Bible, from the abundance of the heart, the mouth speaketh. Amen? Kaya ang tanong lang, mga kapatid, ay ito. Sino ba ang naglalagay ng laman ng iyong puso? Ang Diyos ba o si Satanas? Yun ang ating tanong po ngayon. Diba? Natural po ang Diyos ang naglagay ng laman ng iyong puso, matama na ka-Diyos lang ang nagawa mo. Pero kung naglalagay po ng laman ng iyong puso ay ang demonyo, di yan po kasamaan ang makikita sa iyo. Diba, amen? Kaya una, napag-aralan natin na nakaraan, kailangan unawain natin yung ating puso. Ibig sabihin, unawain natin yung ating sarili. Hindi man po natin maitago ang mga kapatid, pero mga pagkakataon sa ating buhay, kahit tayo mismo, hindi natin maintindihan ang ating sarili. Kaya kung ikaw hindi mo maintindihan ang iyong sarili, kung unang asahan yung iba pa na maintindihan ka. Kasi minsan, lagi natin na sabi, hindi nyo ako naintindihan, hindi nyo ako naintindihan. Paano mo sila parang mga nila iintindi? Kung ikaw mismo, hindi mo maintindihan ang sarili mo. Hindi ba, mga kapatid? Nakapagnawaran po natin ang ating puso. Sabi-sabihin, kung bakit hindi mo maintindihan ang iyong pag-uugali, dahilan nga po, hindi mo kasi madiskubre kung ano ang laman ng iyong puso. Kaya kung ano ang nasa sa puso mo, yun po ang laging lumalabas sa ating pong pagkatao. Ano po? At yan po yung una na napag-aralan natin ng nagraang linggo. Kaya itutuloy po natin yun yan. Pangalawa, sa punto, mga kapatid, na ating pong napag-aralan, review pa lang po ito, no? Ay yung pong tinatawag nga natin po na, ano ba ito? Nakalimutan ko lang ito. Ayan, the result. Yung mga resulta naman. At sabi diyan, tayo na natin tumayo po eh. Isang po natin dito po sa talakang ito. Colossians chapter 3 verse 23. The result of living my heart's desire. Sabi po dito sa Colossians chapter 3 verse number 23, and whatsoever you do, do it heartily as the Lord, as to the Lord, and not unto men. Ayan sabi, ano mang inyong ginagawa sa inyong gawain, sa inyong gawin ng buong puso na gaya ng sa Panginoon at hindi sa mga tao. Now, ano po ang sinasabi ng talata? Kung meron kang mong gagawin, lagi po dedicated sa Panginoon yan. Kahit ginagawa mo para sa tao yan, para sa Panginoon pa rin ang dedication mo yan. Kaya tayo po ay manalangin gagatang yun. Mapagpala namin Diyos, salamat po. Una po sa presensya mo po sa amin pong kalagitnaan. Alam ko po, Panginoon, ang inyong banal na Espiritu, patuloy po na kumikilos, nag-uusap sa aming isipan ng puso, Panginoon. Kaya magkakataon ito, nalangin po namin, nagabitin po na minsan pa mamulat na naman po kami sa katotohanan. Matanggap po namin ang mensahe ng inyong pong salita. Makita po namin ang kalooban mo po para sa aming buhay. Alam namin, Panginoon, sa amin po ay wala pong aksidente. Lahat po ay nangyayari kapagkat ito po ay pinapayagaw mong mangyari upang kami po, Panginoon, ay merong patutunan ng mga katotohanan galing sa inyo at kami, Panginoon nga, ay maging lalo mas malapit sa inyo po, Panginoon.
Luwa di po rin ang inyong lingkod na siyang maghahatid ang inyong pong salita. Tunga po, Panginoon, ay amin pong hinihiling pinagkatatiwala sa Panginoon, Jesu Kristo. Amen. Tayo po yung po. Okay. Pupunawain po natin, mga kapatid, na yung ating puso at matapos natin unawain, tignan natin ano po ang mga resulta naman kung paano po natin maipapamuhay na ang nilalaman ng ating puso. Kaya sabi ko nga po sa inyo, mga kapatid, napakahalagang alamin naman natin kung ano o kung sino ang naglagay sa ating puso. Kaya tingnan niyo po, parang we are always, no, to work, yung gagawa po tayo from the heart. Diba sabi ka, pag meron kang ginagawa kasama ang iyong puso, hindi ka napapagod. Sabi, you're enjoying doing it. Diba? Sa mga trabaho niyo, pag nagsama na kayo ng trabaho, wala na eh. Parang hindi ka pa nag-upin sa mga trabaho, pagod ka na eh. Ganun na nangyayari. Okay, diba? Pero dito po, no, if you work from the heart, mga kapatid, kaya makikita natin na you will enjoy what you're doing. Because your heart is with you. Amen? Okay. Kaya dito po tayo, bilang mga anak ng Diyos, we are to minister. Kailangan, gumawa po tayo. We are to serve with our heart. Kaya sabi nga, kung nasa ng iyong puso, yun ang iyong kayamanan. At kung alin ang kayamanan mo, dapat nandun ang iyong puso. Yan ang sinasabi po. Kaya, whatsoever, or whatever we do, we should do it for God. Yan ang sabi po ng ating talata. Now, do it heartily as unto the Lord and not unto man. Yan ang sinasabi. Kaya dito po ang motivation po natin na every time we do something, ang ating po motivation lagi dapat, we are doing it for God. Para sa ating Diyos. Na pag ikay tumulong, hindi lang basta yung tinulungan mo ang gusto mo matulungan eh. Kung hindi kaya ka tumutulong dahil inutos sa'yo ng Panginoon niya at ginaganap mo lang sa buhay mo ang utos ng Panginoon. Di ba? Amen? So, sa ganitong pagkakataon, ikaw po isasaya. Ano po? Kaya, yan po pinapakita sa atin. Ha? Na meron po tatlong karakteristik ngayon na naipapamuhay natin yung design ng ating puso. Una, ano yung first characteristic nito? Enthusiasm. Na, when you do what you love to do, ang nangyayari sa'yo, siyempre, you enjoy it. Amen? Na, kaya tignan nyo, maraming mandarayan tao ngayon. Patuloy sila sa mandaraya, at nag-i-enjoy doon nila nun eh. Diba? Marami na naman nagsulpukan mga scam. Kaya babala, mga kapatid, pag ang pera, malaki ang kita, konti ang trabaho, magduda ka. Amen? Hindi yung mag-invest ka ng 1 million, in 2 weeks time, magiging 1,000,000. Nakalaka po ng gano'n. Na maliban na lang, 1 million mo po, mga kapatid, ay iyong i-invest sa pagkagaling na hold-upper. Ito pwede siguro. Mga hold-up ng banko. Di ba? Mga harap ng mga armor car. Yan, pwede yan siguro. Pero sa sabihin, invest mo, 2.5 weeks, magiging 1.5. Amen? Eh, magduda ka na po pag gano'n. Okay. So, when you do what you are gifted, mga kapatid, kung paano ka hinubog ng Panginoon para gawin niya ang ginagawa mo, aba siyempre, magagawa mo ng tama. Kasi ang gumagabay sa iyo ay ang ating Panginoon. Okay, isang verse mo ulit. Ecclesiastes 2:10. Ecclesiastes chapter 2, verse number 10. Sabi niya, and whatsoever mine eyes desire, sabi dyan, I keep not from them. I will withheld not my heart not from any joy. For my heart rejoices in all my labor, and this way my portion of all my labor. So ano sinasabi po rito mga kapatid ng ating mong Bible? Na anumang ninasa ng aking mga mata ay hindi ko pinagkakait. Hindi ko pinigil ang aking puso sa anumang kagalakan sapagkat nagagalak ang aking puso dahil sa lahat kong gawain at ito ang aking bahagi mula sa lahat ng aking gawain.
Sa iba pa rin, na when you work with your heart, or when you work from the heart, na ang nandoon po lagi ang nadalatan. Pangalawa, hindi lamang po yung enthusiasm, but yung effectiveness. Natural, kung ano inilagay ng Panginoon sa iyo, na yun ang kaya mong gawin. Amen? Hindi maaari na lumatid gawin mo yung hindi mo kaya gawin eh. Ha? Para magyan, tinuturoan mo yung dalawang taong gulang na bata, binigyan mo ng lobo, at sinabi mo gano'n, anak, napalubuhin mo yung lobo na yan. Palagay niyo magagawa ng bata yun. Hindi, mga kapatid. Ha? Ano ang gagawin mo? Kunin mo yung lobo, sabi mo, anak, ito ang lobo, tagisan tayo. Ganito, hihipan niyan. Na itulong mo sa kanya, habang ginagawa mo, sinusunod niya, eto yan po, hindi niya mamahalin lobo yun, dahil sa kanyang edad, pero at least, habang siya'y tumatanda, alam niya na kung paano magpalobo. Bakit? Pinakita mo sa kanya. Di ba? And God is showing us what to do para po may taguyod ang gawain ng Panginoon at ikaw rin, mga kapatid, ay maging kagamit-gamit sa Panginoon. Na hindi pa ba kayo sawa, mga kapatid, kung paano na tayo ginamit ang sanlibutan ito? Amen? Yung mga dating mangininom, alam niyo po ba kung gano'n na ang yaman na isinampan niyo po doon sa nagtitinda ng mga inumin na yan? O yung mga nagsusugal, mga kapatid, kwentahin niyo kung magkano na inaitok niyo. Amen? Ha? Tingnan niyo po mga kapatid, ano? Sawang-sawa na po dapat tayo ngayon sa sanlibutan kung paano tayo gamitin. At pag ikaw mga kapatid ay mahina na at hindi ka na po nagagamit ng sanlibutan ito, babay ka na. Siguro naman mga kapatid, ano? It's about time na tayo naman ay magpagamit sa Panginoon. Amen? At pag ikaw'y ginamit ng Panginoon, pagdating mo po sa kanyang kaharian, may reward ka pa. Amen? Sino yung mga dakila, mga heroes natin? Yung mga ibang hindi na alam eh. Na nakikita na lang natin, kilala niyo ba si Katangka? Hindi. Na kilala niyo ba si Clavo Emrecto? Na naalala niyo na lang sila dahil yung mga kalye. Pero yung kanilang contribution, mga kapatid, kilala niyo ba si Lacson? Sabi, oo, no, yung senador, hindi po yun, yung mga dulo, yung mga no, ninuno ng Lacson. Di ba? Sabi nga rin, madali silang nakalimutan pag wala na. Na? Pag nalamatay na yung mga yan, wala na po yan. Pero pag ikay magpagamit sa Panginoon, ha? Wala ka na sa mundong ito, na hindi ka man nila nakilala, pero doon sa kaharian ng Panginoon, ikaw po ay kikilalanin doon. Amen! No? Effectiveness. Na, sabi nga dito, siyempre yung corrupt tree, sabi dyan sa Luke chapter 6, verse 43, sapagkat walang mabuting punong kahoy na nagbubunga ng masama. At wala rin namang masamang punong kahoy na nagbubunga ng mabuti. Totoo po ba yan? Amen? Ibig sabihin, pag ang puno, corrupt, natural, corrupt din yung bunga. Na hindi maaari mga kapatid, na yung corrupt na puno magbubunga ng magandang bunga. So ibig sabihin, kung ano talaga yung pinaka-ikaw, yun na magiging bunga mo. No? Paano ka magiging epektibo pag ganun po? Hindi po na mga kapatid. No? Kaya pinapakita dito sa atin, tayo po ay dapat na magpakita na kung ano ang dapat na resulta na nasa ating puso, yun ang lumalabas. Na, tingnan mo natin si Haring David bilang mga halimbawa. Meron po siyang passion na itayo ang templo ng ating Panginoon. Sa 2 Samuel chapter 2 verse 7 verse number 2. Na sabi dito, 2 Samuel 7:2, that the king said unto Nathan the prophet, see now I dwell in the house of Zadok, but the ark of God dwelleth within curtains. Ano po sinabi dito ni Haring David? Ako nakatira sa magandang klaseng tirahan.
na naka-hard wood yung aking mga flooring, na maging yung aking mga dingding ay gaganda. Sabi niya gano'n. Pero sabi niya gano'n, hindi ko matiis that the house of God dwelleth in tent. Now, and David was referring to the tabernacle na kung saan tent lamang po ang kanilang ginagamit. So, nagkaroon po siya ng passion because the Lord put into the heart of King David na siya ay magpagawa ng magandang tahanan para sa Panginoon. Now, si Moses, ganun din. Now, Moses had a passion to release the slaves. Now, yung mga Israelites out of Egypt. Kaya sabi doon sa First Kings 8:53. For thou didst separate them from among all the people of the earth to be thine inheritance. As thou speakest the hand of Moses, thy servant, when thou broughtest out our father out of Egypt, O Lord God. So, sino po ang ginamit ng Panginoon? Si Moses para po maakay, mapalabas na ang mga Israelitas doon po sa pagkakaalipin sa Egypt. Ganun din ni Nehemiah. Inilagay ng Panginoon sa puso ni Nehemiah na itayo yung nasirang bakod ng Jerusalem. Ganun din si Paul. Na si Paul naman ay meron din siyang passion, mga kapatid, na dalhin ang Ebanghelyo sa lahat po ng parte ng mundo hanggang makaabot po sa atin dito sa Pilipinas. Amen? Sabi-sabihin, nagkaroon po sila ng pagiging na kagamit-gamit sa ating Panginoon. They were effective because na sinunod nila yung inilagay ng Panginoon sa kanilang puso. Alam niyo, minsan yung puso natin ng ating kaaway. Diba sabi ni Paul, kung ano yung gusto kong gawin, hindi ko magawa. Kung ano yung ayaw kong gawin, yun ang aking magagawa. Hindi ko maintindihan yung aking sarili, sabi ni Paul eh. Ha? Then later on, sabi niya, nalaman ko na sa aking sarili nananahan ang kasalanan. Kaya mga kapatid, na tayo po likas ng mga kasalanan. Amen? Na bahagi po natin yan yung nagkasala si Eva at Adam na iinsalin po sa ating lahi. Na kaya pagkapanganak pa lang natin dito sa mundong ito, tayo ipinanganak na. Sabi pa nga ni David, di ba? Pinaglihi siya sa kasalanan. Amen? Kaya kinailangan si Kristo po maipako sa krus para po ang ating mga kasalanan mabayaran at tayo po matubos mula no, sa kaparusahan ng ating kasalanan ginawa. Yung po pinakamensahe. Ano po? So, naging effective. At syempre, yung excellence. Na? Magagawa mo ng tama ang pinagagawa ng Panginoon sa iyo kasi sumunod ka sa Kanya. Amen? Amen? O, merong excellent spirit. Yan ang sinasabi ko dito. Kaya tingnan niyo po na sa atin po tayo ay kailangan gumawa at maging parte sa bawat gawain ng Diyos. Hindi lang dapat po tayo laging tagapakinig. Amen? Alam niya yung mga members ng mga Lions Club, yung ano-ano mga clubs dyan na international. Pag sinabing member, they participate. Amen? Kasi meron silang mga contribution dyan lagi. Maging monitorial o yung kanilang skill o ano man, pwede nilang ma-contribute. Bakit po nila ginagawa yun? Kasi miyembro sila ng samahan na yun eh. Now, ang sanlibutan, ginagawa yun, then I believe, we as Christians, dapat po meron din tayong contribution. Now, saan ka magaling? Diba? Ano ang iyong specialty? Dapat ginagamit mo yan para sa Panginoon eh. Amen? Magaling ka magluto, di magluto ka para sa Panginoon. Sa Sunday, magpapakain po tayo dito. Na goal natin, umabot po ng 200 tao yung makakainin natin. Amen?
Sabi pa siya, di po ako marunong magluto, pero marunong ako mag-iwa ng sibuya. O di po, iwa ka ng sibuya. Dali po na rin yung mag-iwa mo. Di ba, amen? Pastor, magaling po ako mag-ugas ng plato. O di yun ang gamitin mo. Amen? Ha? Sabi pa, pastor, ako po malakas kumain. Ang gagawin natin doon. O di lahat ng tirang iyo. Di ba, mga kapatid, ano? Kasi we belong to one body. And that is the church. Yan ang sabi ka na. Sabi ka, Ben, sa isang human body, ang isang parte lamang hindi mag-function. Na? Eh, para po malulungo na yung katawan. Alam niyo po, kahit edad ka na, alam niyo po ba paano po yung mga symptoms ay kayo nag-iedad na? Una, umuputi ang buhok. Amen? Pangalawa, may mga arthritis na. Kaya nitong kamay ko, pag umaga, sakit. Pag minamalugtog dito, lumalagat ang bawat nagkakit niya, sakit. Pangalawa pa lang yan. So, alam mo na siguro, matanda ka na, hindi pa. Na yung pangatlo, hindi ko lang po maalala yung pangatlo. Eh, siya lang po kayo, hindi ko maaalala yung pangatlo. Dalawa lang yung naaalala ko eh. Gray hair, arthritis, at kayaan yung pangaalala ko sa Diyos sa inyo. Amen? Di ba, pag hindi ka na makaalala minsan, di ba, hinahanap yung salamin mo, nakasuot. Saan yung salamin ko? Di ba, salamin din. Ako ko lang dito yung salamin ko eh. Kaya sabi ng anak mo, pa, nakasuot po sa inyo. Yes. Ano naman naman eh? Para magang napipilayan ka eh, once na yung part of your body na nagmamalfunction. Amen? Na, importante ba yung kamay? Opo. Importante ba yung baho? Opo. Importante ba yung mga parte ng ating katawan na nakikita? Opo. Importante. Pero huwag natin kakalimutan, mga labate, na yung important parts ng ating human body are the internal system. Putulin mo yung kamay. Sabi nung anak ko nung sila kahit bata pa. Sabi, pa, bakit pag yung nagiginig dito, namamatay? Ba't yung naputol yung kamay, buhay? Nag-isip pa ko eh. Bakit ba yung nag-ganon eh, namatay? Yung pinutol yung kamay, buhay? Amen? Na? So, huwag yun na isipin. Gumulog din kayo. Ganyan din yung kondisip ko din. Bakit ka ba ganun? But anyway, mga kapatid, ano? Buhay ka pa. Nagtagdag, tingnan niyo po. Tanggalin yung puso mo. Buhay ka pa? Hindi na. No? Eh, pumalala po yan ng mga limang titik eh. Eh, tiyak wala ka na, mga kapatid. Ave Maria na. 6 feet below the ground ka na. No? Limang panyalang ng pitik yan. Wala na. Amen? Pwede na ba yan, ano? Tawag na natin ganyan. Sa church po natin mahalaga, pinakakatulog tayo sa labas. Di ba? Amen? Na, para ang mga politiko, pwede po, di ba, no? Ganda, i-interest po yung mga sahod nyo. Sa 2016. Na? Yeah, sabi ko isa, yun ang junior nila, ba't hindi eh, 2015? Hindi, alam nyo na ako ano yung mga ano, di ba? Oh, pwede po yan, mga bate. Na, ano? Ha? Mahalaga ba yung ginagawa natin panlabas? Yes! And that should be part na ginagawa po natin for serving the Lord. Pero mga kapatid, yung mga internal system, yun po ang mga mahalaga. Ano yan? Yung ating po ugali. Amen? Now the way you think, mga kapatid, the way you talk, the way you act, na yung iyong ubigil sa Panginoon, yung ating po mga attitude, yung ating po mag-uugali, nasa loob po yan, mga kapatid eh. Kaya pwede po, kaya kung bakit yung nasa loob, yun ang lumalabas. Na, eh, paano tayo magiging effective? Paano tayo magiging excellent po pag ganyan ang ating po mga gawain? So, ibig sabihin, maganda ka sa paglabas, pero deep inside you, hangin.
Maganda ang iyong reputasyon, pero ang iyong karakter, sira. Yun po ang mahirap po niyan, Manonet. Okay. Now, pag tayo po ay maglilingkod sa Panginoon, huwag tayo matulad doon sa sabi ng Panginoong Yesu Cristo doon sa Matthew chapter 6, verse number 2. Tingnan niyo po, ha? Matthew chapter 6, verse number 2. Hindi na natin nabasa ito si ano, si Daniel. Anyway, therefore, when thou doest thine alms, pag ikaw rap, mga kapatid, na naglilimos yung alms, do not sound a trumpet before thee. Now as the hypocrites do in the synagogue and in the streets, that they may have glory of men, verily I say unto you, they have their reward. Ano po sinasabi dito? Pag ikay meron po tulungan, huwag po nang i-broadcast ka. Alam niyo daw sa amin sa Isabela? Nung bata pa po ako, gaaral ako sa isang public school. Meron po mga pamilya daw mag-donate, halimbawa isang bahagi ng pader. Na-donation po yan. Kaya pag ginawa, isang bahagi, mga kapatid ng pader, nakalagay doon, donated by Butch Garcia and family. Ewan po, dito rin yata sa Bulacan, nangyayari yan, no? Donated by, donated by. Ano, bakit kailangan ba yung donated by na yun? Di ba, amen? Sabi kami, kung ikay tutulong, huwag mo nang sabihin pagdating lang at tinulungan mo, no, nag-away kayo, pangira, gusto mo lahat ipaluwa lahat ng tinulong mo. Amen? Para ba kayo susunod ko pa? Hindi, mga kapatid. Yan ang sinasabi ng Panginoon. Pag ikaw ay tutulong, pag ikaw ay maglilimos, then do not sound the trumpet. Na ang mga ganun daw ay mga hipokrito lamang. Sabi kami, na every time that we do something for God, we are doing it for God, not for men, hindi na kailangan na tayo ay palagi ang nire-recognize. Minsan kasi pag hindi ka na-recognize, masakit ang loob mo. Pira, akin, next pa na yun, di man lang pinakit na galing sa akin. No, sa akin, yung ano na yun, di man lang namanggit. Meron simbahan na gano'n. Nakalimutan kung gamit ng simbahan, donated ng mga member. Na nagkakulong simbahan, kanya-kanya rin uwi. Akin dito, ako lang bigay dito. Binigay na ka, tapos binawi. Amen? O, kami pa naman mga pastor lahat bigay. Ano pag nabawi? Di para kami nindir dito na si Eva Adan. Magtatahin-tahin na kami ng mga dahon. Amen? Na? So, hindi po gano'n mga kapatid. Na? Pag yan ay ginawa natin para sa Panginoon niya. Kaya dapat po, ang principle po na dapat sinusunod ng Bible Baptist Church ng Manila, ito po. No matter na who gets the credit, as long as God alone gets the glory. Now, no matter who gets the credit, as long as God alone gets the glory. Di ba na ba ganda yan? Wala na tayong pakialam kung sino pa na makakuha ng parangal o naman. Basta ang nabibigyang papuri ang ating Panginoon. Di ba dapat na ganun? Amen. Di ba minsan kasi when we do something for God, ang nangyayari po sa atin, naghihintay tayo in return. Huwag po ganun. Amen. Baka sabihin mo, Panginoon, faithful naman ako, ba't ganito ang nangyari sa akin? Panginoon, matapag naman ako naglilingkod ko sa'yo, ba't parang hirap na hirap pa rin ako? Ha? Now, there is a song, kanina inamin po sa ating congregational singing, yung It Is Well With My Soul. Na, ito po ay very influential hymn. Na ito po'y sinulat nitong si Horacio. Na is Papor. Kinumpos po ito ni Philip Lee. I don't know if you know the story behind the song. Meron po tayong video clip dito. Panoorin niyo po, mga kapatid. Video clip na yan.
rasanya iya. Nilagay ka ng Panginoon dito.
kasi dito kanya gagamitin. Amen? Can you discover your gift, Mangode? Now you discover what you really enjoy to do and do it for God's glory. Amen? Meron pa po itong karakto, pero parang nararamdam pa po, no? Holy Spirit, kumikilos na po sa ating kalagayan. So I would just ask you to stand. Nagbibigay na po ako ng invitation. So kung paano ka po kinausap ng Panginoon sa umaga nito. Kung ano ang gusto mo pong isuko sa Kanya, personal man ito, o commitment, dahil gusto mo lingkod sa Kanya, you just come to the altar and talk to God and pray. Ay, pinunan na natin. Mapagpala namin Diyos, salamat po. Salamat sa oras nito. Ang namin, bawat talaga sa bawat amin po nasaksihan, narinig. Sa pagkakataon ito ay ang inyong pong banal na Espiritu ang inyong kumikilos. Kaya Panginoon, kami po ay sama-sama umalangin po siya. Nananalangin, Panginoon. Kausapin po ang bawat isa. Huwag sa mga oras nito, makikita po namin ang dapat maging resulta ng laman ng aming puso. At kung paano po namin ito mapapamuhay para po mabigyan ka po ng glory sa araw-araw ng ginagawa po. And Lord, makita mo po muli sa amin ang aming mga sarili sa mga oras nito kung paano po ang ginagawa. At dito na po sa altar, Panginoon, sabihin na natin. Ito po, Panginoon, aming inihingin sa pangalan ni Jesus. Amang lahat ay ibalagay. Ang mga oras nito, maliwanag na sa iyo na mayroong mensahe ang Diyos sa iyo. Anin lang ito sa atin. Mahalo ko yan. Hindi mo, Panginoon, sa laman. Amen. You come. You commit yourself to God right now. Makipag-usap ka sa Panginoon. God is so good. God is very, very good. Thank you.
aming pagbabasita ng pinapanalangin niya ang pagbabatan niya. Lord, meron ka mong nagkataon sa aming pumahilusan. Kukumpain ko kami. Nareklamo kami sa aming nararanasan araw-araw. At marahin pa kami sa punto na we even question you, Lord. Why? Salamat. Meron pa pala mas nakaranas ng mga mapapait na karanasan kaysa sa amin. Pero sila'y nagpatuloy na paglinuhan na. And Lord, naway sila po ay maging inspirasyon na. Huwag kami tumigil. Magpatuloy po kami paglinuhan sa iyo. Dating na, in due season, we will receive yung mga rewards na iyo, yung prepaid mo. So God, we really appreciate you. And thank you for everything. We continue to bless everyone. We continue to use everyone to do sa gawain. Mga po ay aming hindi sa pangalan ni Jesus.